amin. Kaya sinabihan niya ako. Nagulat ako, tumanggi ako noona. Kasi sabi ko, to be honest ate, wala akong alam sa mga Bible verses. Pero naging mahaba ng conversation namin hanggang sa namuoon niya ako. Kasi parang may sinabi siya na tumagos sa puso ko. Sabi niya, nakitaan daw niya ako ng interest sa tuwing kinakausap niya ako. At maybe ako daw yung sagot sa mga prayers niya na lagi niyang pinagdadasal para gamitin at para magrupa ako sa pananampalataya. Naiyak ako noon, randam ko yung Holy Spirit na yumakap sa akin. Sabi ko, ito na Lord, yung pangako ko na magpapagamit ako ayon sa iyong kagustuhan. At mas lalaliman ko pa nga ang pagkakilala ko sa iyo. Salamat Ate Nars at patuloy mong pagdadasal sa akin at sa amin lahat. Ikaw yung blessings from God na ginagamit niya na instrumento para ipaabot ang kanyang mga nais. At mag 2 years na nga po na magtutuyos na nga sa December na isa akong praise and worship na guitarist sa praise and worship team. At pati na din sa vision. Hindi kompleto ang Sunday ko noon na hindi ako nakainom, nakukuwi sa amo. Ngayon naman, kulang na ang araw ko kapag hindi na ako nakapag-service every Sunday. Sabi nga, pwedeng magpahinga pero bakit?